masayang araw po. Maulan na dito sa Pampanga. Mga 1:30 AM po, nag-umpisa yung pag-uulan pero hindi po sustained. Patigil-tigil po ang ulan. Hindi rin naman po ganun pa kalakasan. Parang malakas na ambon hanggang sa ganyan po. Pinong-pinong ambon. Pero patigil-tigil po. Pero ngayon yung umaga, nag-umpisa siguro ng mga alas 6 yun. Tuloy-tuloy na ang ulan. Pero meron pa, pa po na breaks na ganyan. Na pinong-pino lang ang ambon. So ito po, paghahanda sa pagdating ni Bagyong Paeng. Nakababa na ang tarapal ng ating rabbit tree. Mamaya po, tatalian na ng goma yan para po kung lumakas man ang hangin ay hindi na mabubuklat ang ating mga lona. Magpapakain pa po, kaya hindi po pa tinalian ng goma. Yan po ay nagbigay na ng pilet. Minsan lang naman po ang bigay namin ng pilet. Ang kasunod po niyan ay magbibigay pa ng damo. Kaya po hindi pa tinatalian ang ating mga cages dito sa rabbit tree. Ito naman pong mga meal dito sa unahan. Wala na pong ibang ginagawa dyan. Ganyan na po ang sitwasyon nila. Pag talaga pong medyo nahangin, naglalagay lang kami ng additional na lona dito sa side. Pero dun po sa kabilang side, mas nakapasok ng kaunti, hindi na po namin ginagalaw yan. Tignan po natin ang ating mga kambing na hindi po natin palalabasin dahil po basa ang damo. Yung pong damo na pinrepair kahapon ang siyang mapapabigay. Ito rin po ang mga damo for 2 days na po ng ating mga rabbit. Yan po ang ating mga nakahandang pakain para sa kanila. Ngayon naman po, pwede pang silang kumuha ng damo ngayon. Ilalantag lang natin sa ilalatag lang po sa bodega para po ma-air dry. Kahit na air dried lang po yung damo, sufisyente na po 'yon para ipakain sa rabbit na hindi na po sila delikadong magtae. Katulad po ng kambing, ganun din ang rabbit na pag nakakakain po ng basang damo, very prone po to digestive problems brought about ng mga parasites. So yun po ang ating iniiwasan, kaya po hindi natin pinakakain ng basang damo ang ating mga alaga. So ayan po ang ating taniman ng Madre de Agua. Nakakabawi na po ang mga Madre de Agua at nag-uulan. Dito naman po yung ating Sweet 16 ng mga inahin. Napakain na po ang mga ito. Hindi po ako bumiyahe ng maaga papunta sa farm dahil nakinig po muna ako ng update sa bagyo. So yan po, yung kanilang mga biik, nakikikain na rin doon sa kanilang pakainan. Tapos yun po, yung ating pakainan ng starter feeds, nilagyan ng yero, ipinapasok po na rin po dyan para po may additional na feeds na makakain ang ating mga biik. Dito po, mawala tayong problema. Ang mga biik ay maliliksi. Ang mga inahin po ay malulusog din. Wala pong pagtatamlay. Pero ito pong ating mga dalawang nakahiwalay na inahin na dito nakalagay sa ating winning growing pen. Okay po yung dalawang inahin, pero
may namamatay pa rin po sa ating mga biik dito. Yung mga yung pinakamaliit po, nasabi ko na sa inyo noon, kaya nag-14 na lang sila. Tapos kahapon daw po ng hapon, may namatay uling dalawa at meron pa kaninang umaga na isa. So ayan po yung ating mga alaga dito sa ating winning growing pen. So 13 na lang po ang ating mga biik dito. Maliit din daw po yung namatay kanina. So hindi ko na po nakita yung namatay na dalawa kahapon at yung isang inabutan nilang patay na kaninang umaga. So yan po ang ating update sa ating mga alagang rabbit at baboy. Pakita ko rin po sa inyo yung setup ng ating mga dumalagang kambing. Puntahan lang po natin muna dito sa dulo itong ating mga alaga pang dalawang surviving na lechonin na gagawin po nating dumalaga. So ayan po yung dalawa. Malusog na malusog din po sila. Yun pong dalawang nakalabas natin doon, iniisip ko isama na dito. Kasama rin po yung ating dalawang brown na galing sa first breeding pen. Mas maganda po ang silungan nila dito kaysa dun sa labas na ginawa lang naming temporaring shelter nila. So yun po ang ating next move na ipapasok din po natin dito yung ating mga baboy doon sa labas. Ito naman po ang ating mga bibi. Ito po ang mga tuwang-tuwa sa ganyang panahon. Kahit na bumabagyo, sasalubungin pa po nila. So yan po ang ating mga bibi. At dito po sa likod ay ang ating mga kambing. Hindi ho palalabasin. Kaya dito, patuyuin mo muna yan bago mo ibigay. Sampan mo muna na ano, dito sa kabilang building, sa may ano siguro. Huwag kang magbibigay ng basa kahit na mataas na ganyan. So yun po, nakapanguha si Lito ng mga sanga ng Madre Cacao. So isasabit po namin dito yan para may additional na makain ang ating mga alaga. Pero, tapos po yung mga sanga, gagamitin naman nating pananim. So ayan po, dito lang ang ating mga kambing ngayon. Ayan po, may mga stock ng damo si Lito para po may pambigay tayo. Ito po ang ating mga sisiw naman. Dinelay natin ng kaunti ang ating expansion dahil nga po may parating na bagyo. Mas madali po depensahan pag mas maliit ang lugar nila. At ito pong lugar na to, walang tulo. Yung iba pong lugar kasi ng building, yan, kikita nyo po, may mga pabasa-basa. Dahil 1991 pa po ang mga building na to, kaya po na may mga damage na. Kaya dito lang po tayo nag-try. Kung kakayanin natin, mag-alaga pa ng 2,000 na broiler para po meron tayong additional na pwedeng pagkakitaan at meron po tayong makukunan ng manure para po sa ating mga halaman. So yan po, naka-vitamins pa rin ang mga ito. Mamayang gabi po, pabibigyan ko pa rin ng antibiotic para po kung sakali mang lumakas ang ulan at mabasa sila, may baon na po silang panlaban. So, nag 5 days na po tayo dito, 2 days po silang wala niyan,
pabibigyan ko pa po uli mamaya. Itutuloy natin ang another 2 or 3 days po yon. Depende po sa magiging lagay ng panahon. Pero ang pinaka-importante po sa mga ito, dahil nga po hindi tayo nagbo-brooding na with heater, ganyan lang po ang ating brooding open system. Yan, kita nyo po, nagdidikit-dikit sila. Medyo giniginaw po yan. So, ito pong tarapal na ito, ipatataas ko ng muli. Ito pong ating tarapal sa gilid, pasasarhan ko na rin para po ang ating draft babawasan. Kasi po, yung hangin lang naman ang ating problema sa mga sisiw. Pag ganito pong panahon, dahil mainit naman po dito sa atin, pag makukuha natin ang mga 24 to 25 degrees centigrade, makakasurvive na po ang ating mga sisiw. Ikadalasa naman po, nasa mga 28 ang ating ambient temperature. Kaya po kahit na walang heater, yun lang pong body heat nila. Yan po, medyo nagdidikit, pero hindi po nagpapatong-patong. Importante lang po, tuloy-tuloy silang makakakain. So yan po ang ating update sa ating mga alagang hayop. Silipin din po natin yung ating mga gulayan. Anong preparasyon ang aming mga nagagawa bago po dumating si Bagyong Paeng. Dito po tayo sa ating gulayan. Yan, hindi pa po tapos ang paggawa ng balag para sa ating mga kamatis. Tuloy-tuloy pong project yan para po pagagapangin natin bago bumunga. Ang mga talong po natin, matitigas naman ng katawan. Ang kinatatakutan ko lang po, itong ating mga sili. Baka po sakasakali, may ilang humiga sa mga ito at saka na lang namin tutulusan. Kasi po, tatakot naman akong lagyan ng tulos, baka mabali siya ng todo pag against the wind yung naging direksyon ng aming mga pagtutulos. So, nag-aaral pa po tayo. Kung meron pong mga magaling sa sili, pahingi po ng suggestion kung ano ang magandang gawin sa ating mga alagang sili pag may parating na bagyo. Ayan po ang mga okra. Naparami po ang lagay ng buto kada butas. Meron pong dalawa, meron pong tatlo. Ito pong ating talong, marami na ang may bunga na mahaba na po. Kaya yan po yung una kong pinakita sa inyo kahapon. Itong kabilang puno, meron na rin. So next week po siguro, meron na tayong mga first harvest sa mga talong na ito. Ayan po. So far po, wala naman akong na-observe na mga fruit borer. So dahil maulan po hanggang Lunes ang forecast, hindi po muna kami mag-i-spray sa ating mga talong ng sabon. Sa lahat po ng ating halaman, wala po munang spray. Pag po gumanda ang panahon, tuloy-tuloy po natin na at least weekly, maybe po twice a week, mag-i-spray tayo para po ma-prevent ang mga naninira. So, yun pong ano, hihingi rin ako ng suggestion sa mga sanay ng magtanim, ano po ang magandang gawin para makapag-organic gardening tayo
na hindi po gumagamit ng mga harmful chemicals sa ating paghahalaman. Yun pong sinasabi nilang fly trap. Gusto ko rin pag-aralan yon, kasi po yung mga fruit flies, isa po sa mga malakas manira ng mga talong at ampalaya. So gusto ko pong pag-aralan kung paano gamitin din yung fly trap para sa mga fruit flies. Bawas din po sa ating pag-spray yon. Ayan po yung pinutol na bayabas, ibinigay dito sa ating mga barako. Meron pong nangangain, 2 piraso doon. Yung iba po, nakasilong dito sa ating tent. Naglagay rin po pala ng sanga ng bayabas dito si Lito. At ito po yung ating mama pig dito sa first breeding pen. Lumabas siya sa kanyang kuta. Tingnan po natin kung mahabol ko bago siya muling magtago. Ayan po siya. 2, 4, 6 po ang kanyang biig. So ayan po si Mama P. So ayan po ang aming preparation para sa pagdating po ni Bagyong Paeng. Update ko po kayo sa susunod kung ano ang nangyari naman sa farm pagdaan ni Paeng mamayang gabi. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.